sa aking pagmamasid, sa aking observation po, ang buong mundo ay discontented. Hindi po nakokondena. Right? Nakikita mo sa salita ng tao, sa ginagawa ng tao, sabi ko nga sa isang anak ko, hindi ka mapakali. Ibig sabihin, discontent, right? Dissatisfaction. Yan po ang maihahatag ko sa inyo sa bagong taon. Ano po? Okay? alam natin na pasahin ko muna yung notes ko, baka maligaw ako. Alam po natin na ang lahat ng bagay ay hindi, yung material na bagay ay hindi magkakaroon ng kasagutan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng satisfaction. Tama po yan? Siguro bibigyan ko ng example yung mga advertisement. Tama. Kung pupunta tayo sa EDSA, maraming advertisement. At mapapansin ninyo, mapanghikayat. Okay. Ganon din sa media, right? Naguhubog ng kultura, pati yung consciousness. Right? Kaya minsan, nanonood pa tayo ng mga channels, ano na yun, sa Itbulaga, di ba? Ano mabibigay sa atin? No? So, karamihan, siguro, yun nga, minahatak tayo doon sa gusto nila, tama? Na ikapapahamak natin. No, at isa pa, yung discontentment po sa ating pag-aaral, at alam din po ninyo yan, ay nagdadala sa atin sa insanity. Right? Anxiety. Tama ba yan? Pronunciation ko yan. Okay? Sa mental hospital ngayon. O, hindi ko kayo tinatakot. Siguro kahit tanungin niyo si Dr. Phil, puno-puno po ang problema. Okay? Marami kang kapubahay, kaibigan. Ano nangyayari? Mag-anak, di ba? Hindi lang yon at nagdadala rin sa takot. Nagdadala ng takot. Tama? Worries, pag-aalala. Kasi yun yung anxiety. Eh. Binabali mo yung problema, wala pa sa'yo. Tama? Kinatatakutan mo yon, wala pa sa'yo. Tama po? Okay? So, siguro yan yung pinakamagandang talakayin natin bilang mga Kristiyano. Napapaligiran tayo niyan. Tama? Kaya sabi nga ni David, prepare me a table in the midst of my family. Okay? So, God is our host. God is our refuge. No? God is our contentment. God's way. God's plan. Tama? Brother David? So, are you okay ba kayo doon? Talakayin natin? Okay. Kasi man, tayo, yung our heart is full of discontentment. Ang tao. Tama? yan yung problema natin. Especially the outsiders, right? Kasi yung outsiders, mabuti nga tayo sapagkat nandun tayo sa family of God. Right? Napag-usapan natin yung love to one another. Consideration for one another. Tama po? Helping one another. Diba? Na-embrace natin yung love na yun. Tama po? Not isolation. Kasi kapag kami sa nakakabuti rin to, tama? Nakakasama rin. Minsan ito. Yung Zoom. Diba? Andito lang ako sa bahay. Mag-isolate na lang ako. Diba? Maraming factor eh. Diba? Maraming pinagmumulan. Diba? Sa ating kasama. Diba? Sinisip yung ating way of life. Doon sa mga bagay na alam mo natin, yung pinag-usapan natin. Siguro matanda na ako kaya. pag-uusapan na namin nila. Diba? So salamat din at napatanda ako na ito sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Okay, so let us move on. Patuloy po tayo doon.
All right. Sa yung contentment po does not flow from selfish fulfillment. Tandaan po natin. Hindi natin makukuha yun. Doon sa makasarili natin. Diba? For example, achievements. Kaya nga may religion of achievement. Pinag-uusapan lahat. At kahit yung pastor, yung anak ko, doktor. Alam mo sa totoo, na-witness ko po yun. Gusto kong umalis doon sa kasan. So, puro ganon. So, siguro masyado lang ako siguro chismoso. The observer sa mga napapakinggan ko, nababasa ko. Babahagi ko po sa inyo. So, dito po sa aklat ng start tayo, sa aklat ng Salmo, samahan po ninyo po. So, kailangan panahon na of being content. Okay? This year, 2023. Okay? Psalm 36. Okay. Quote natin. Salmo. Puro Salmo po ito. Naalala ko si Jim. Pag gusto mo raw kausapin ng Diyos, punta ka sa Salmo. Okay. Psalm 36. Okay. Samahan po ninyo ako. Salmo, awit 36. Sabi nito sa 7, napakahalaga o Diyos ng ibig na tapat. Ang mga anak ng mga tao ay nangangalong sa lilim ng iyong mga paa. Naalala ko yung sa Genesis chapter 1. Parang sisiw na nilalagay doon sa ilalim ng kanya. Yung love of God, yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya mapalad tayo sapagkat napapractice natin yung pag-akap doon sa kultus na yun bilang congregation. Okay? Kaya doon sa Bible, one another, consider one another, consider another. Medyo sinasummarize ko lalang po ng konti-konti. Sila'y nagpapakabuso sa kasaganahan ng iyong bahay. We are the family of God, right? Tama? Hello? We are God's family. At binibigyan mo sila ng inuming mula sa ilog ng iyong kasiyahan. Magandang umaga po. Ang sabi rito, binibigyan daw tayo ng Diyos ng water of satisfaction. Ang Diyos ang nagbibigay. Hindi tayo. Okay? Hinahanap natin yan di ba? Yan ang hinahanap pag tumatanda ka na. Paano ba akong masisihan? Minsan pinukuha natin dahil sa mga bagay. Hindi, di ba? Life. Hindi natin makita. Lagi tayong failure. Okay. Malinaw naman yung sinabi. Diba? So, malinaw sa Diyos ang ating satisfaction. Oh, sorry. Sorry, brother. Buti na lang. 36, chapter 36, verse 7, 8, and 9. Ng ako lang ng awit. Okay, babasahin ko muli yung sa verse 8. Sila'y nagpapakabusog sa kasaganahan ng iyong bahay. May binabanggit siyang bahay. Ha? Okay? Tama? For example, siguro sa bawat pamilya natin, kailangan yung embracing ng love. Tama? So, higit sa atin. Sabagat, ang pinag-uusapan natin dito yung virtue of virtue of satisfaction. Tama? Yun yung pinag-uusapan natin. Yun yung ating inaakap. Yun yung ating pinapractice. Kagaya nga kanina, nag-uusap pa ni Sister Ginny. Napupunta nga doon sa benevolence eh.
Kasi yun nga yung priority, di ba? Hindi ka gaya yung iba, ang priority building. Right? So, tignan din natin yung puntos na yun. Hindi tayo malungkot doon. Be satisfied. Alright. So, let's go on. Pasensya na kayo. Marami akong side trip. Pag matanda, ganun eh. Ano po, maraming kwento. Psalm 63. Salmo 63. Verse 5, Brother Darwin. Alis ko yun. Ang kaluluwa ko'y masisiyahan, satisfaction. Gaya ng mga taba ng katabaan. At ang bibig ko'y magpupuri sa iyo ng mga labing masaya. Rejoicing. Right? Joyful. Hindi pagpasok ng church, nakakulubot yung mukha mo. Dapat, masaya ka, di ba? Masaya tayo. Expression ng satisfaction niya. Kasi pag nakaganon ka, alam na natin yun. Kapag naalala kita sa aking higaan, totoo yan, pag natutulog ka na, di ba? Ang magpapatulog sa iyo, yung kasiyahan ng Diyos. Amen? Sagot. Yun yung secret of happiness in peace. Naghihili ka pa, di ba, brother? So, thanks God. Salamat sa Diyos. Bible study po ito, itong subject na tinatalakay natin. Oh, hinahalo ko na lang yung konti, kwento-kwento po. Oh, okay lang sa inyo? So, let us proceed. Psalm 65, verse 4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit upang manirahan sa iyong mga bulwagan. Bahay yun, right? Tama? Kami ay masisiyahan, satisfaction, sa kabutihan ng iyong bahay. Nakita niyo, doon ako nagdumidiin. Doon ako dumidiin sa bahay ng Diyos. Sa templo ng Diyos. Nandun ang kasiyahan natin. Tama? Ganda eh, di ba? Parang tayo, pag-uwi natin ng bahay, oh, ano sabi natin? Pangalawang paraiso mo. Amen? Tama? Ganun din ang church. Ganun din ang church. Mamadali ka. Yung dalawa dyan. Naghahanap. Sino yung hinahanap mo? Hindi naman yung sermons eh. Hindi naman yung Bible study second deal lang yun. Yung embracing. Tama? So, ano pa po ang sabi sa aklat ng Salmo? 107. Verse 9. Kompleto na, Brother Darwin. Sapagkat kanyang binibigyan ng satisfaction ang nauuhaw. Saan tayo nauuhaw? Doon sa... Inahanap natin yung kasiyahan. Ang hirap tagpuan yan. Tama na? Mahirap yan. Maraming nga nagsasabi, akala ko, anak, dahil pera, okay na eh. No, no. So, lanili ko yan sa akin tatay. Na-witness ko yan. Gusto ko, masaya tayo, mamahalan tayo, di ba? Tama? Yan lang naman ang dapat nating bigyan ng halaga. Kaya, mahalaga yung Bible study, yung assembling one another. Diba? Huwag ninyong pababayaan ang ating anyang ano. Kasi, attitude to eh. Tama? Pinag-usapan natin dito. Attitude. Sa loob ng bahay. Okay? Loving. yung paramdam natin sa bawat isa. Na-experience natin sa bawat isa.
At alam ko, na-experience mo. Kaya sabi rito, nauuhaw at ang gutom ng kaluluwa ay binubusog niya ng mabubuting bagay. Ganda, no? Binubusog niya yung ating kaluluwa. Internal to. This is a internal satisfaction. Right? Hindi po to external. Wala ito. Yung mga desires of the flesh, pride of life. Wala tayong madudulot. Zero. Wala tayong magigain sa world. Wala. Zero. Sa Panginoon lang. 107. Natapos na po natin yung 107. So, pinag-usapan natin dito, paano masasatisfy yung inner, yung ating soul. Okay? Kasama yung mind, right? Love your God with all your soul, with all your mind. Tama? Sa Romans, present your body as a living sacrifice. Kasama yung physical body. Kompleto. Kompleto. Okay? At sabi rin, ano yun? Full. Yung buong. Buo. Buong buo. Kasi ang pag pinag-usapan natin dito, paano natin ang paksa natin siguro dito, resisting discontentment. Tama ba yan? Pwede yung paksa mo, right? Pwede yung pamasabit mo. Resisting discontentment. Either, siguro, defeating. Paano natin matatalo. Punta muna tayo sa resisting. Tapos, debut. Kasi mahirap yung beating kagad eh, no? Kasi merong learning process dito. Kapasahin natin yung sa Book of Philippians kay Paul. Paano nasabi ni Paul, I am content. What? Nasa loob ng prison? Huh? Walang damit. Ridicules si Paul sa chapter 4. Kalaban niya yung mga preachers. Nalala ko ng panahon namin na pattern. Jealousy among the preachers. Persecuted si Paul. Pero napag-aralan niya paano ma-content. Kaya sabi ko nga sa inyo, merong learning process. Hindi ito instantaneously. Tama ba yung English ko? So, ang sabi rito sa Book of Psalm 23. Ito, familiar sa inyo ito. Psalm 23, verse 1. Ang Panginoon ay aking pastor. The Lord is my Shepherd. Misa nagbiro ako, bakit nausap ba ngayon yung pastor? Nung panahon namin na ito, preacher, minister, di ba, Jean? Ngayon hindi. Pasensya lang, nabanggit ko lang. No? Pero ang bottom line dito, God is our good shepherd. Pinahihiga niya ako sa lunti ang pastulan. Wow, sarap na lang. Refreshing, ha? Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Alam mo, pag nasa river ka, madidilig mo yung lagas-las ng ano, daloy ng ano, yung sounds ng water. Amen? Sure. Ito nga, provinsyano naman tayo. At ngayon nabasa akong libro, yung daw mga rich man, rich family sa Manila, ay nagtatayo ng bahay sa tabi ng ilog. Yan palang Malacanang,
dating bayan na ginawang tinik ng buong ano. See that? So, totoo yung sinasabi ng Bible, tama? Masarap pakinggan, lalo pag ikaw ay nagpapahinga, di ba? Naglalagay nga tayo ng mga man-made falls, eh, di ba? Yung mga man-made fountain, eh, di ba? Para marinig natin yun. Eh. So parang ganon, ano tawag din? Metaphor? Allegory? Metaphor. Okay. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa mula doon sa landas ng ano? Ng discontentment. Balik! Naliligaw ka! Naisiship ka sa ibang daan. Reality to ito eh. Pinanunumbalik niya ako o ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagamat ako'y lumalakad sa lipis ng lilim ng kamatayan. What? Alam po ninyo, nilalakaran natin. Sabi ng banal na kasulatan, ano? Lipis ng lilim ng kamatayan. Wala akong katatakutang kasamaan. Even death. Tama. Kahit kasalanan, kahit kamatayan, hindi ako natatakot. No fear. No fear. Ano pa po ang sabi? Sapagkat ikaw ay kasama ko, God is always near to us. Bakit? Sapagkat nandun tayo sa bahay. Nandun tayo sa household of God. Sino yung host? Sa bahay. Tatay. Ama. Diba? God is our Father. God is our Father. Pag sinabi yung Father, protector, sustainer, tama? Tama? Hmm? Guidance. Maganda ito yung verse 4, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Yan ang kinakatakutan mo habang lumalakad ka. Wala akong katatakutang kasama. Bakit? God is our host. Okay? Prepare me a table in the midst of my enemy. Sapagkat ikaw ay kasama ko ang iyong pamalo, discipline. Ang iyong tungkod. Ano yan? Guidance. Counselor. Inaaliw ako ng mga ito. Naalala ko yung bata. Nanay, bakit hindi na ako pinapalo? Hindi na ako mahal. Ganda, di ba? Napagano, what? What? Ito po yan, na-witness ko yung bata. Tonto ako, di ba? Kasi bihira ang magsasabi mo. Sabi ng tatay ko, mapalad ka, dahil pinapalo pa kita. Eh bakit ang mga papa? Pag hindi na kita pinalo, mag-isip ka na. So anyway, sabi nga sa Hebrew, sinong anak ang hindi, tama? Alam niyo na yung pamilya na sa inyo, ito na dapat. Anak daw sa ligaw. Okay. 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 So nagkaintindihan na po tayo doon sa puntos na yan. So, pagkatapos na mababasa natin, we are satisfied kung ano man ang ibigay sa atin na ano. Tama? Dapat. Dapat. Chapter 6, di ba, bro? Yung Matthew. Bakit ka nag-aalala?
Why you worry? Totoo yun. Bakit ka ba nag-aalala? Di ba? Kaya pinag-aaralan natin ito, kaya binabasa. Meron kang ama. Meron tayong ama. Tandaan mo rin yan. Kaya lang, ang tatay rin, umihina na. Hindi lang yung brother eh. Marami nang ang lalaki. Sorry to say. Kung ikaw ay mapagmasid. No, maraming kababayan nasa abroad. Yung lalaki may ATM lang. So ibig sabihin, yung kultura eh, di ba, brother? Pumapasok. Nababago tayo, namumoldi tayo. Pababago yun. Ang masabi po, tinatanggalan tayo ng satisfaction. Yan ang malaking problema natin. Okay, salamat po. So, punta na tayo sa Pilipos para hindi na tayo humaba na humaba. Dami mong kwento. Pilipos chapter 4. Ito yung nabanggit ko si Paul. Chapter 4, verse, ano yung verse ko? 11. Dito, nagbigay ng pasalamat si Paul sa church sa Philippi. Itong church na to, ito yung malaking, may malaking concern sa buhay po. Yung attachment. Nandun siya sa prison. Yung panahon na, sinutulat na ito. Yung experience. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Amen? To God. Why? Na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. That's love. Dinalaw siya ng mga kapatid doon sa loob na ano. Nasaan ang kaligayahan ko? People, right? Come on. People. The people of God. Alam niyo, pagka ando na sa problema, you need people. You need brothers and sisters. Amen? Kailangan natin yan. Hindi kailangan yung pera muna. Nung araw, hindi ako pupunta sa patay kasi wala akong pera. Bali pala yun. Nung ako'y namatay, naintindihan ko, brother. Oh, I need people, not money. Tama, Nelson? Nabago yung aking perspective, right? Naintindihan ko eh. Naranasan ko, katulad ni Paul, na madalaw sa aking kapigatian. Ganda, ganda to. Very emotional. Kaya sabi niya, milong binuhay ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Andun yung rejoicing niya. Di ba? At dito'y katotohan ang nagkaroon kayo ng malasakit. Kasi yung concern. Importante yung concern. Tama? Kasi may mga nagtatrabaho, engineer, di ba? Wala namang concern. Trabaho lang ng trabaho because of man. So dito, ipinakita ng church sa Philippi yung kanilang love and concern or love with concern. Ngunit wala kayong pagkakataon. Hindi nagsasalita ako dala ng pangangailangan. See? Hindi ko kailangan. Hindi yung... Kaya ko sinasabi ito, hindi yung dala-dala ninyo. Kayo. You.
The church, the people of God. Siguro si Jim, hinihintay tayo. Ako lang ako, kung pupunta ako, hindi ko madalaw-dalaw eh. Okay. Alright, tuloy tayo. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagdi-demand. Hindi siya nasisihan dun sa pagdala, sa ano bang dala nila. Kundi yung pagmamalasakit at pag-ibig na ito. Sapagat aking natutuhan ang masiyahan, I learned, sina? Professor, I learned to be content. Kaya sabi ko sa inyo, hindi instantaneous ito eh. Pinag-aaralan. I learned to be content anumang kalagayan ang aking kinaroroonan. Ganda na si sir. Kahit saan ako, contento ako. Sabagat kasama kong Panginoon. Kasama ko kayo. May malasakit kayo sa akin. Kung totoo yan, lalo sa mga preacher, pagka alam mo may malasakit sa inyo, congregation, aral ka ng aral, pangaral ka ng pangaral. Yun yung nagpupusya yun. Yun yung encouragement tao ka. Nagpapatibay. Alright. Marunong akong magpakababa. Ito yung learning process. Marunong din akong magpakasagana. Ibig sabihin, both satisfy siya. Sa bawat bagay at sa lahat ng mga bagay ay natutuhan ko ang lihim ng kabusugan. Ito yung the secret of satisfaction in peace of God. Maging sa kagutuman, in prison, at maging sa kasaganahan ay maging sa kasalatan. Masaya siya, satisfied siya. Natutunan niya sa Panginoon. Amen? Ha? Hindi doon sa mga bagay sa sanglibutan. Wala tayong matututunan doon. Zero. Diba sabi nga ni Paul? Diba? Tayo na yung mga patay na dahil sa inyong kasalanan. Patay. Pag sinabing patay, zero. Okay? Ano pa ang sabi? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ito yung laging binabasa natin. Lagi natin naririnig ito. Kaya magandang nakita natin yung konteksto eh, na nalalapat dun sa ating paksa na tinatalakay. Gayunman ay mabuti ang inyong ginagawa na ako'y na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Alam po ninyo, make it short, ang pinakaputong ni Paul, the church of Philippi, the people of God, yun yung kanyang crown. Yun yung kanyang Stephanos. Sina? Ganda, no? Hindi yung mga bagay na, ano, na material. No? At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman na naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay ng pagtanggap, kundi ano, kayo lamang. Ganda, no? Yung malasakit eh. Yung concern, yung love. Ako sa totoo lang, nahubog ako sa iglesia mo to. Diba, Jean? Nahubog. Mahal ko tong iglesia mo.
Hanggang ngayon, humingi ng tulong. Masaya tayong lahat sa ating ginagawa. Yung malasakit, may pagkakataon eh, di ba? Ibinigay mo yung time. Kahit sa bahay naman natin, di ba sister, kailangan na ang bawat anak mo na magkaroon ng participation, magkaroon ng bahagi sa pagmamalasakit sa loob ng sambahay. Kahit tulad dito sa English, nandito yung pagmamalasakit. Kanina nga, pinag-usapan natin namin ni Brother Nelson. Wala pa si Brother Darwin at kayo. Mag-train tayo ng mga mangangaral na kabataan. Sapagat napag-usapan namin ni Brother, tumatanda na kami. Diba? Ikaw, Darwin, malapit na rin. Andito, itong mga kabataan ito. Saan ba kami galing? Di ba, Brother? Dito kami galing. Nagbabalik tanaw lang kami. Eh, ilang dekada na, wala na. Buhay natin yung mister. Ha? Brother Jim, hanggat buhay, nandyan. Kayo. Sabi ko, sino ko? Kayo na lang. Oo, kami ko. Ganda yun, diba? Tama, kasi alam ko, may capability. Eh, sabi ko, tutuloy ba natin? Sabi niya, sige, tuloy natin. And Darwin, okay lang. So, salamat. Salamat po. Okay. Diyan ka na naman. Sa verse 11, ano yung nabasa natin? Learn to be content. Di ba? Tama? Sabi niya, I am enough. Pag natuturan mo yan, sabi niya, I'm enough. Sold. Sabi nga natin, sold. Alright. Bakit? Sapagat alam natin, kumikilos ang Diyos sa bawat isa. Kung para sa ating buhay. Yun ang importante. Parang si Tatay Bar, si Nelson kami, meron kaming anak. Alam ng anak namin na nagmamalasakit kami para sa kapakanan niya. Tama, brother? Malaking bagay yun. Kaya, bilang mga people of God, salamat sa Diyos. Hinuhubog tayo. Hindi nung mga media na yan. Hindi nung mga advertisement na yan. Yan ang nagdadala sa atin saan? Sa kapahamakan. Lahat ng kinatatakutan natin, yan ang may gawa eh. Lalo ngayon, di ba brother, exposed na exposed sa cellphone, sa mga gadgets ng bata. Pag-gising pa lang, ang pinag-aawa yan, charger eh. Tama. Ang hirap, di ba sister? Nung araw hindi, mag-pray ko muna. Bago matulog, eh, wala na. Kayo mga bata. Kaya nga, ano yun? Ganun din yung matanda. Kasama na natin. Kaya minsan yung bahay, alam nyo kayo magagalit. Ang nasusunod, bata na yun. Ama, hindi. Yung iba raw. Yung iba lang, ano? Pero majority na. Sa aking observation. Tayo, yan na lang sa set aside. Pero di tayo papayag, right? Tatayo tayo bilang. Okay? So yung ultimate satisfaction ay matatagpuan lang natin with God. But if we are discontent, we are discontent with God.
Yun ang mahirap. Tama, brother? Pag hindi ka na kontento, hindi ka rin kontento sa Diyos. Wow! Kakalaban pala, anak, no? Enemy of God. Kalaban mo ang Diyos. Okay? Wala kang pagkikiwala sa Diyos. Di ba? Chapter 6, chapter 7 ng Matthew. Tapos sa mga brad? Ilang minutes na lang. Kasi, asensya na po kayo kasi marami kong side trip kasi kaya nauubusan ako. Pero at least yung mahalagang chapter and verse ng Bible, nando doon, ano, yung principles. Isa pa, pagka hindi ka kontento sa Diyos, yung discontentment mo sa Diyos, yun yung, siya yung umaatake sa Diyos. Siya po ang lumalaban sa Diyos. Nadala-dala mo. So, hindi mo napapansin, rebuilding anak na pala. Right? Tama. Bawa, yung pagkalinga ng mga magulang sa kanilang anak. Hindi kontento. Kalaban mo ang tatay at nanay mo. Tama doon? Yun ang mabigat dito. Kaya mahalaga pong pag-aralan natin. Progresibo eh. Diba? Tama? Yan yung kapangyarihan ng kadilimang hindi mo nakikita eh. In the heavenly places. Diba? May angels din yan. Against God. Okay, 5 minutes na lang. Konti na lang daw. So, yung fulfillment, magigain natin yan doon sa promises of God. Sa mga pangako ng Diyos. God is faithful in His promise, right? We don't know. We don't know. Hindi ko kinakalimutan yan. Parang sa korte, di ba? With, ano ba eh, mangangako ka eh. Tataas mo yung kamay mo. With an oath. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. I will never forsake you. I will never leave you. The Lord is my shepherd. Okay? Lastly, ba yung papagitin ko dito? Mahalaga rin dito eh. Ano ba dito? Everything of this world leads to insanity and anxiety. Ito sa mga nahuli. Tinatanggalan tayo ng joy. Kaya doon sa chapter 1, rejoice, rejoice, rejoice. The chapter 4. And so, rejoice in the Lord. And that, yun ang dapat na ugaliin natin sa bahay ng Diyos. So thank you po. Sana po sa maikling Bible study, sa maraming side trip, ay nakapagbahagi ako sa iyo. God bless po.